Welcome to my channel. Pagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-dreamer. Umpisa na tayo. Dito tayo, mga ka-dreamer. Magpapalit tayo ng air filter sa ating motor. Gamit yung Phillips screwdriver, yung pakrus ba. Tanggalin natin yung tornilyo ng air filter sa kaliwa. Bali, sa bandang kaliwa ay dalawa ang tornilyo niyan nung air filter. Sa bandang kanan naman, yung pag nakaharap ka dyan sa motor, tatlo yan yung tornilyo sa kanan. Yan yung sa baba, ito yung binabaklas natin. Kailangan lang natin iliko ng konti yung manubela ng ating wave para mabaklas yung tornilyo. Hindi na kailangan tanggalin yung mudguard, kasi yung iba tinatanggal pa yung mudguard, yung tapaludo ba, para lang matanggal yung air filter. Pero sa akin, hindi ko na yan tinatanggal. Ganyan lang, mapakikita nyo mamaya kung paano natin mabaklas yan. Yan lang ang gamit natin, yung Phillips screwdriver na cross. Yan, pakaliwa ang ikot, baklasin natin yung tornilyo. Makikita natin yung laman niyan kung ano, kasi palitin na rin yung ating air filter. Bali, sa maintenance schedule natin, naka-schedule na siyang palitan. Kasi nakalagay doon every 16,000 kilometer ang natakbo niya. Kailangan ng palitan. Kaya sa ating motor, nakatakbo na ng 16,000 kilometer. Palitin na yung air filter para gumanda ang paghinga niya. Yan. Medyo pababa, patagilirin nyo. Yan. Hatak lang, konti lang. Yan, ito na. Ito na yung ating air filter. Makikita nyo yan. At madumi na rin yung ano niya, yung element niya. Talagang palitin na. Ito. Ito yung pinaka ano niya, element air filter. Yan, kita nyo, medyo nagkakulay na siya. Ayan, palitin na, kaya kukuhain ko na yung pampalit. Dito, ito na yung bago na nabili natin sa Honda mismo na air filter. Bali, doon ako bumibili ng pamalit sa Honda mismo. Di ako bumibili nung sa mga gilid-gilid lang na ino-offer lang, mas mura daw. Ito mas maganda kasi original yung ano niya, galing mismo sa Honda. Ako na lang ang nag papalit. DIY ba? Ayan. Yung mga tornilyo, ibabalik lang natin. Yung sa bandang kanan, tatlo yan ha, huwag kalimutan. Baka mag kulang. Sa kaliwa, dalawa. Yan ang napakahalagang kuha ng air filter natin sa motor. Kasi pag wala yan, papasukan niya ng mga alikabok. O yung tubig ulan. Ayan. Papasukan siya pag tumatakbo. Kailangan natin yan. Schedule na ano, na palitan. Kung nasa ano na, nasa maintenance na. Ayan. Ibalik lang natin yung mga tornilyo. Yan. Yan sa kaliwa, higpitan lang natin. Yan, sa kanan ganun din. Kaya kung wala kayo niyan, nako. Malaking problema 'yan. Kasi titirikan kayo niyan kasi papasukin ang karburador ng tubig o ng mga dumi. Papasukin siya. Kailangan meron ka niyan. Yung mga iba kasi ino-open nila 'yan. Kaya mas maganda kung meron yan para salang-sala yung papasok na hangin sa makina. Yan. Yan yung ating ano dyan, isang tip na dapat hindi tinatanggal yan. Kasi kung wala yan, tingnan nyo, pag kung wala yan, hindi yan tatakbo kung mga maulan, yung malakas ang ulan, kasi papasukin yan. Yung halos parang bumabagyo-bagyo na. Pag tumakbo yan sa lansangan, tingnan nyo kung sinong titirik.
mas titirik yung wala yan. Pero kung mayroon yan, hindi yan titirikan. Kahit sa mga badumay, basta't i-maintain nyo lang. Every 16,000 kilometer, papalit kayo yan. Yung ano na yan, bibili kayo sa Honda mismo. At kayo na rin lang ang magkabit. Ganyan lang ang magkabit niya. Pagpalit niya, hindi mo na kailang baklasin yung tamaludo. Sinasabi ko nga, makakaya naman siya. Pati tagilid lang ng konti. Ayan. Itatagilid nyo lang yung manubela pakaliwa para matanggal nyo yan, air filter na yan. Ay, babalik nyo rin lang yung tornilyo nya. Ayan. Basta ingatan nyo lang, huwag nyo lang hingpitin ng sobra. Naku, Diyos ko po, huwag nahingpit ng sobra. Plastic lang yung mga loads. Naku, baka malustred. Lalo magka-problema, pumasok ang tubig sa ila, sa pagitan ng may gasket. Naku. Kaya alalay lang, pag humingpit na, okay na yun. Yun lang aking tip sa inyo. At yan, kung mahingpit na yan, yan, mas, ano yan, okay na. Kumapit na siya. Kaya yun lang mga loads, pagka naibalik nyo na yan, tapos na tayo. At pwede na namang ibakbak sa biyahe. Yun lang, at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Paki-subscribe na rin po sa aking channel. Hit ang bell icon. Maraming salamat. Paalam.